lugar na komportable ka, manatili ka na po dyan. Sapagkat alam ko po na ang Panginoon ay kakatapuin ang pangangailangan mo sa oras at araw na ito. Ano man ang panalangin ng iyong puso, ano man ang hinihiling, at ano man ang nais mong mangyari sa hapon na ito, tutugon ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya naman ang buong atensyon mo, ang buong pakinig, ay ilaan lamang sa pakikinig sa mensaheng ibibigay ng Panginoon sa oras at araw na ito. Ang sabi po ng Psalms 118:26, "Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord, we bless you." So everyone who comes in the name of the Lord will be blessed by our God in this afternoon. So let us welcome the Lord with all our heart, with all our mind, and with all our might. Ang lahat po ay inaniyahan kong tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Tayong lahat ay magtaas ng dalawang kamay. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Puno-puno ng paggalang, pagmamahal, at pagrespeto sa banal na presensya ng Diyos. At lahat tayo ay magtaas ng dalawang kamay. Yumuko at kumikit. At muling pakanasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos. Ang anointed message, full of power, na maghahatid sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang banal na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia, at buong daigdig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Oh,
magbigay ng pag-alang sa ating Diyos na buhay. Dakilang Ama, tinaas man na po ang inyong pangalan sa aming buhay, sa lugar na ito, sa aming iglesia. Lord, muli niyo pong itaas ang iyong dakilang pangalan. Muli niyo pong ihayaan ang inyong kapangyarihan. Muli pong magpakilala ka sa amin, Panginoon, in a more deeper way, in a more biblical way. Father God, Lord, hayaan niyo po ng lahat ng aming mapapakinggan. Lord, let it be penetrated into our hearts, into our souls, into our spirits, O God. At hayaan niyo nga po, Ama, na maging buhay ka sa amin sa araw na ito. Isang Diyos na hindi lamang nakilala namin sa salita o sa abagitan lamang ng kwento-kwento. Bagus o Diyos, nakilala namin sa isang buhay at tunay na karanasan. Sa oras pong ito, O Diyos, Lord, we are emptying ourselves. Kagaya mo ng isang vacuum, kagaya po ng isang lalagyan, Lord, binubuhos po namin ang lahat ng laman upang sa ganoon ay makapasok ka ng lubusan. At alam po namin, Ama, na ang araw at oras na ito ay espesyal para sa aming lahat. Sabihin natin ito, mga nakikinig at nanonood, sapagkat dakilang bagay po ang ginawa niyo na gagawin niyo pa sa aming mga buhay. Father God, kayo pa lamang sa oras na ito, tunin niyo na po ang lahat ng karangalan. Ito lamang po ay para sa inyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang malakas ang Diyos na buhay. At sa ating pagbubo, mga minamahal, ay napakaganda ng mensahe, napakaganda ng kapahayagan ang punaroon tayong lahat. At ang mensahe o kapahayagan ng Diyos ay pinapaganda, is God unfair? Ang Diyos ba ay unfair ba ang Panginoon? Wala ba tayong ano? Asa na ano natin? Bakit wala? Bakit wala? Ha? Ba't din yung sinabi kaagad na nakabili tayo ng sampu? Ibinibigo naman yun naman yung napakaraming taong nangigilig, nanonood. Paano natin ipapakita ng lubos sa kanila? Dapat sinasabi ninyo, Mr. Joby, maunahan mo naman sila. Malayo pa lang, sabihin na. Nasa ganun naman, nakakabili tayo ng 10, di ba? Yaman-yaman natin eh. Kaya-kaya natin bumili ng 10 laptop. Amen po ba? Okay, is God unfair? Ang Diyos ba ay... Ano mas nag-alag yung unfair? Nakatingin lang kayo sa akin eh. Na-istastra kayo sa kagandaang lalaki ko eh. Hindi kayo sumasagot eh. Ano yung sabihin ng unfair? Hindi parehas. Ang Diyos ba ay hindi parehas? No. At ano natin ipapakita rito? Ano natin isa-isa dito kayo? Nagagawin natin kayo dito. Pati kaagad kasi sinabi, o may gulay. Napakayaman ng ating iglesia eh. Para tayong taga-squatter area kayo na nag-TTS kayo. Paano natin pag-aaralan ngayon? Sige po, anuhin na lang ninyo yung inyong mga Bible. Samahan na lang po ninyo ako sa verse 1. At yan talaga ang buhay. Sa verse 1, tingnan po natin sa verse 1 ng Job chapter 1 verse 1. Pasensya na po, hindi lang nadalahan. Marami tayong laptop, sa katutak yung laptop natin. Kahit ka sa cellphone, pwede natin i-edit yan eh. Meron tayong iPhone, meron tayong BlackBerry, meron tayong Xperia, meron tayong Galaxy, kompleto tayo eh, may tablet tayo, kompleto tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mayaman tayo. Kasi mayaman ang Diyos natin. Is God unfair? Job chapter 1 verse 1. Job chapter 1 verse 1. In the land of the Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil.
Sa lugar daw ng Uz ay may lalaking nakatira na ang pangalan ay Job. At ang sabi ng Biblia, siya ay blameless and upright, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasalanan. Kaya pala siya blameless, kaya pala siya upright, kasi may takot siya sa Diyos. At kapag may takot sa Diyos, ay lumalayo sa kasalanan. Pag sinabing takot, banal na pag-alam. Ano po? Kapag may takot sa Diyos, ibig sabihin, may banal na pag-alam. The Bible declares na ang taong may banal na pagkatapos sa Diyos ay blameless and upright. At siya ay pinakot sa Diyos, may pag-alam sa Diyos sapagkat lumalayo sa kasalanan. At ano pong sabi ng banal na kasulatan? Ay kita po natin. Dito po sa verse 3, ano pong sabi sa verse 3? Siguro ituloy na natin yung verse 2 hanggang verse 3. And he owned 7,000 sheep, 300 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and that a large number of servants. He was the greatest man among all the people of things. Ang ganda nito. Sabi ganun, he was the greatest man among all the people of things. Doon daw po sa may silangan, siya raw po ang pinakadakilang tao. Pakisabi, greatest man. Bakit siya greatest man among the east? Sapagkat ang sabi ng Biblia, siya po ay pinayaman ng gusto ng Diyos. Pakisabi, pinayaman. So sigurado pala, ang mga tunay na Kristiyano ay tiyak na yayaman. Amen? Yes. Ang tunay na talagang lumalayo sa bisyo at kasalanan, ang mga taong namumuhay sa matuwid na pamumuhay ay talagang pagpapalain ng Diyos. Amen? Amen. So kapag hindi tayo pinapagpala ng Diyos, may problema sa ating mga buhay. Eh sabi ko nga, sa dami naman talaga ng laptop natin eh. Meron tayong iPhone, meron tayong BlackBerry, meron tayong Xperia, may Galaxy tayo. Actually, isa lang naman ang problema niyan eh. Ano, being irresponsible. Yes, irresponsibility lang yan. Oh. Kasi sabi nga, hindi naman tayo nagkukulang. Kaya lang, wala tayo. Kasi irresponsibility nga yan eh. Ang tawag kasi dyan is irresponsibility. So, ibig sabihin mo, mawalang galang na, kapag ikaw ay masunurin sa Diyos, yan na magpapalain ka ng Diyos. Amen? Sabi nga ng kapatid, salamat, Pastor, may trabaho na ako. Natural. Hindi papayag ang Diyos na wala kang trabaho. Amen? Amen? Tama po ba? Hindi papayag ng Diyos na ikaw ay laging may utang. Amen? Hindi papayag ang Diyos na bagsak ang negosyo mo. Amen? Hindi papayag ang Diyos na ikaw ay nasa mapapang kalagayan dahil ikaw ay sumusunod sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Sa punta rin ako, that as we obey the Lord will truly bless us, will surely bless us. Ito po yung sinasabi ng Biblia at makikita po natin yan sa verse 10. Ano po ang sabi sa Job chapter 1? Verse 10. Ano po? Or Job chapter 2. Yan. Nakita na ho ba ninyo? Aha, sana ba tayo? Yun. Sa Job chapter 1, verse 10. Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands so that his flocks and herds are spread throughout the land. Job 1 verse 10, pakilista ninyo, kuhita ninyo. Kung bakit pala napakayaman ni Job, sapagkat ang Diyos pala ang nagpayaman sa kanya. Kaya mga minamahal, tandaan po natin, ano mang meron tayo ngayon, galing sa Diyos yan. Tandaan po natin yan. Do you have a beautiful house and love? Are you enjoying the blessings and promotions and victories of God? We have to admit na ang lahat ng iyan ay galing sa Diyos.
Kaya sabi nga ng nanay na iyon sa ating outreach sa may Pampanga, may Pictures Pit tayo ron. Anak, sabi ng nanay na iyon, ibigay mo ng maayos ang iyong ikapo, ang iyong handog. Ibigay mo ng maayos ang iyong first fruits. Suportaan natin ang lingkod ng Diyos dahil nang tayo ay nakasama sa Kingdom of Jesus Fellowship, pinagpala tayo ng Diyos. So, ibig sabihin, mga minamahal, kaya nila nakamit ang napaagad ng tahanan. No? At sila ay napapagpala ngayon sapagkat dahil pinagpala sila ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, kaya tayo nai-enjoy natin ang mga medals, ang trophies, ang honors, no? Ang matataas na ranking sa eskwela, sa trabaho, sa negosyo, sa lipunan, sapagkat pinagpala tayo ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Huwag natin binutin niya. Pinagpala tayo ni Lord. Alam niyo po, ang Biblia ay sumasagot sa lahat ng ating katanungan. Magtatanungin natin ang ating mga sarili, saan ba nagmula yung mga pagpapala ninyo? Sabi ng Biblia, He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and He had large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. Pag sinabing greatest, wala na pong tataas pa sa kanya. Bakit ito nangyari sa kanya? Bursted, ang liwanag ng bursted. No? Mismo sa bibig ni Satan, sa bibig to ni Satan ang galing. Anong sabi ka noon mismo sa bibig ni Satan? You have blessed the work of His hand so that His flocks and herds are spread throughout the land. Nakikinig pa po ba tayo? Kaya mataas ang grade niya dahil pinataas mo ang grade niya. Kaya siya pinapayam, kaya siya malakas, malusog, kaya siya walang sakit o gumaling siya, kaya sa may sasakyan kayo, may magandang tahanan kayo, may malaking sahod siya, kaya siya may mga pagpapala ngayon, dahil nagagawan mo yan. Amen? Kaya maganda ang kasuotan niya ngayon dahil nagagawan niya yan. Nagagawan mo yan. Isipin mo ha, mismo sa bibig ni Satan, sinabi niya sa Diyos, no, siya ay nag-report sa Lord, no? Sabi niya, sobrang pagpapala ang ginawa mo ninyo. So, ang lahat pala ng sumusunod sa Diyos, sobrang pagpapalain ng ating Panginoon. Eh? Sabi nga ng kapatid, eh, first time niya tumayo, no? Pero yung anointing ng Lord ay nandun. Kay first time, kay second time, kay end time around, as you obey the Lord, then the Lord will go with you. His presence will manifest, no, in a strong way. At mga minamahal, makikita po natin, ano po, ituloy natin ang pagbasa sa verse 4 and 5. Sa verse 4 and 5. His sons used to take turns drinking feasts in their homes, and they would invite their three sisters to eat and drink with them. Yung pitong lalaking anak, palainom, mahilig sa layaw at lumo ng katawan. Mahilig sa layaw at lumo ng katawan at palainom yung pitong anak at pitong lalaki at tatlong lalaking anak ni Job. No? Kaya sometimes, hindi mo pwede palaging sabihin like father, like son, eh, di ba? Like father, like daughter. Like mother, like son. Like mother, like daughter. Hindi mo pwede palaging sabihin yun. Kasi si Job, lumalayo sa kasalanan, yung mga anak niya, hinahanap at binibili yung kasalanan. Ang tatak ng mga totoong born again Christian ay lumalayo sa kasalanan. Amen. These are the signs of the true born again Christians. At mga minamahal, makikita po natin na yung kanyang mga anak ay hindi po sumusunod sa yapak ng kanilang ama. At sa kabila po ng lahat, pagkatapos silang magpista at mag-inuman, mananalangin si Job. Nag-i-intercede siya para sa kanyang mga anak. Kasasabihin niya, Lord, maaaring nagkasala ang aking mga anak, patawarin mo po sila.
So ang magagawa ko lagi ng mga magulang at ng mga spiritual leaders ay laging ipanalangin ang kanilang mga anak na naliligaw ng landas. Amen. Inuulit ko po ang trabaho ko ng mga spiritual leaders at ng mga magulang ay ipanalangin ang kanilang mga anak na naliligaw ng landas. Alam mo ba na mahirap ang magbagong buhay? Alam mo ba na napakahirap na ikaw ay mag-bless at mag-promote? Napakahirap na ikaw ay gamitin ni Lord mightily effectively. Napakahirap na mapunta ka sa taas sa totoo lang. It's not easy, no? To get on the top. Pero alam mo ba na napakadali ang pagbagsak? Napakadali. Paano sa atin makikita mo ang sarili mo, balik ka na sa bisyo. Paano po sa atin, ito ka na, iba na naman ang ginagawa mo. Paano po sa atin, nakatayo ka, isang araw makikita mo, nakaupo ka na naman at di ka na naman tumatayo. Inuulit ko, napakahirap na ikaw ay mabago ang buhay mo. No, I mean, it's a sacrifice. No? No? It's a process. Hindi ganun kadali na ikaw ay marami ka agad pera, tumatayo ka kaagad. No. Hindi ganun kadali kaagad na maganda kaagad ng kasuotan mo, may sasakyan ka kaagad, maganda kaagad ng tahanan mo, malaki kaagad ng business mo, promoted ka kaagad. You know, it's a process. Pero maaaring makita mo ang sarili mo, biglang-bigla, ay, hindi na ako tumatayo, ay, balik na uli ako sa bisyo mo. Ay, wala na naman akong pera, ay, wala na naman akong trabaho, bakante na naman ako. Amen po ba? Tama po ba? Ganun eh. Kaya kinakailangan, nagbabantay tayo ng ating spirituality, spiritual life, no? Yung ating spiritual life. Sabi nga ng kapatid natin, alam mo, eh, tayo ang laman ng preaching, hindi. No? Eh lahat, aaminin naman talaga natin, dapat kada preaching tayo ang laman eh. Amen? Yes! Kasi pag hindi tayo ang laman ng preaching, tayong lahat, para ano at kumating ka pa? You know, when I was studying in a Bible school, taking a bachelor of theology, ang sabi ng professor ko, dapat kada pagtuturo mo, dapat lahat yan, tamaan yan eh. Pag hindi mo natamaan lahat yan, you are not a good preacher. May naka-spear eh, di ba? Amen po ba? And the Bible says, ang salita ng Diyos is a two-edged sword. Double-edged sword. Na pag tama sa'yo, dapat tumama din sa akin. Amen po ba? Dapat tamaan tayong lahat. Amen? Kaya pag tinatamaan tayo, na tayong umilag. At ang sabi nga ng kapatid natin, dapat kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, iniisip mo na ikaw man yun o hindi man ikaw yun, dapat humble tayo. Natanggapin yung lesson na atin natututunan. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya, napakahirap na ikaw ay tumaas, pero napakadali ng iyong pagbagsak. Totoo po yun. Yung ikaw ay bumulog pataas, you know, it's not easy. Pero yung ikaw ay bumulog sa pababa, it's so easy. O na ba sa atin, magigising ka nila, wala nang pera, wala nang trabaho, hindi na nag-abroad, nag-iisa na lang, wala nang kasaganaan, hindi na tumatayo, hindi na naka-uniform, wala na. Kaya magagawa ng mga spiritual leaders at ng mga magulang, laging ipanalangin ang kanilang mga anak. Amen? Amen. Amen. Kaya yung mga intercessor, laging nananalangin eh. No? Alam mo, ang mga intercessor, ang mga prayer warrior, hindi lang nananalangin para sa sarili at sa pamilya yan eh, di ba? Nananalangin din yan para sa mga kapatiran. Panginoon, Sunday po, bless na bless sila. Monday, blessed na blessed pa rin sila. Tuesday, blessed na blessed pa rin sila. Yung aral na kanila natanggap nung Sunday, nasa puso pa rin nila. Wednesday, blessed na blessed pa rin sila. Thursday, blessed na blessed pa rin sila. Friday, blessed na blessed pa rin sila. Kaya na dapat pag Friday, aatin kayo, no? Kasi medyo blessed na blessed pa rin sila. Saturday, blessed pa rin sila. Kaya pagdating ng Sunday, haatin pa ako? Hindi siguro ako haatin ngayon. Ay, nakakatamad, nakakaantok. Di ba? E tao pa ho ka rito. Kaya dapat alam mo,
Hindi ka lang dapat tagabutas ng bangko o umuunlad at lagi ka lang attending. Dapat meron ang responsibility. Kasi pag may responsibility ka, every Sunday hindi ka lang a-attend, lagi ka may dalang soloin. Amen. Pag may responsibility, if you are a responsible Christian, you are bringing souls every Sunday. And not only that, maaga kang dumarating eh, di ba? What can I help, di ba? Hindi hindi kang darating, parang nga si Mariam Kempa o nagpa-passionship. O kaya ikaw si my major, nagpa-passionship. Amen po ba? So mga minamahal, makikita po natin sa verse 19. No? Job 1:19, tingnan natin. Job 1:19. Dapat pag ganyan, wala akong slide dito. Dapat may tagabasa ako. Sa totoo lang. No, dapat may tagabasa ako eh, pag wala akong slide ng ganyan. Sana, wish ko lang. Job 1:19. Nakita na ninyo? So, mabayaan na natin yan. Pamadaanan mo na lang mamaya yan. Alam mo, sa English Standard Version, pakisabi English Standard Version or ESV, ang pagkakasalin doon, itong mga anak ni Job, mga young people, say it, young people. Young people. Ibig sabihin mga kabataan pa ito. Ano po? At makikita natin, mga minamahal, dito po sa verse 6 hanggang verse 8 na tayo, verse 6 hanggang verse 8, makikita natin, nagkaroon ng contest sa langit. Anong ibig sabihin nun? Ito po, tingin kayo sa akin. Sabi ng Lord, Satan, saan ka ba nagmula? O saan ka ba, ano pang ginagawa mo? Ito po, pag-gala-gala, no? Gala lang ng gala, ganyan, naghahanap ng masisila. 1 Peter chapter 5, verse 8. Sabi ni Lord, have you seen my son, Job? Nakita mo ba yung anak kong si Job? Nagkaroon ng contest eh. Anong sabihin ng contest? Sabi ng Lord, nakita mo ba yung anak kong si Job? Alam mo ba, may takot sa akin yan. May paggalang yan. Alam mo ba, lumalayo yan sa kasalanan. Blameless and upright yan. Ganun pala ang Diyos. Para din pala siyang magulang. Para din pala siyang guro, no? Uy, estudyante ko yan, nakita mo. Ang galing yan, best in match yan. Para din pala ang guro ang Diyos, no? Kaya nga persona ang Diyos eh. Tayo rin, persona rin tayo eh. Hindi tayo oneness eh. Three divine persons tayo. Niniwala tayo sa isang persona. Di ba para din mga magulang? Uy, nabalitaan mo na ba yan ako? Nakapasa sa nursing. Ngayon, nasa call center na siya. Walang mapasukan. Ay, de. Sabi nga ng isang nanay, maganda naman yung plano ng DepEd eh, no? Ng government. Lagyan ng grade 7, di ba? K-5, di ba? May grade 7 na ngayon eh. Hanggang magiging K-12 na siya eh. K-12 na siya eh. Sabi nga ng isang parent, maganda naman talaga tayunin ng government na yung mga estudyante matuto talaga. Kaya lang problema pagka-graduate, wala naman trabaho. Aanin ng mga estudyante na tutunan niya. Wala naman trabaho. Kaya nga, para ang Lord pala, para pa ng guru, para rin pala siyang mga magulang, no? Para rin pala siyang guru, nakita mo ba estudyante ko, ang galing niyan. Nakita mo ba yung anak ko, ang galing niyan. Ganun pala ang Diyos. Sabi niya kay Satan, nakita mo ba yung anak ko, si Job? Oo, nakita mo? Di ba? Ang galing? Lumalayo sa bisyo at kasalanan? Di ba? Nakita mo naman ang kanyang pamumuhay. Nakikinig pa ho ba tayo? Yun, ito na ngayon ang sinabi ni Satan. Pakinggan ninyo. Uwe! Kaya ka lang naman yan sinusunod. Kaya lang naman yan. Lumalayo sa bisyo't kasalanan. Uwe, sabi ni Satan.
dahil pinagpala mo siya ng lubos. Subukan mong alisin ang lahat ng pagpapahalayan, hindi na aatendihan subukan mo. Hindi na yan dadalo, hindi na yan maglilingkod, hindi na yan magpapalam, hindi na yan mag-evangelize, hindi na yan mag-cell group, hindi na yan magpapasting, hindi na yan manunundo, hindi na yan mag-serve sa iyo, sabi ni Satan. Kaya lang naman yan, very active in the ministry, kasi pinapagpala mo siya. But you know, brethren, marami pinapagpala ang Diyos, hindi active sa ministry, tama? Totoo, kung kailan nga pinagpala ng Lord, saka nagpa-easy-easy na eh. Diba? Eh bakit pa ako magpapakahirap eh? Sobra na nga blessing ko. Kung saan-saan na nga ako umiikot, Palawan, Boracay, diba? Singapore, Dubai, Amerika. Eh bakit pa ako magpukumit ng buhay sa Panginoon? Diba? Bakit pa ako? Sila na lang ng mga full-time na walang pera. Sila na lang ng mga mahihirap na member ng church. Sila na lang ang mag-active sa ministry. So many blessings. For what reason pa ako magpapala, mag-evangelize? Oh, eh, dami ko nang pera. Every month, tumatanggap ako ng dollars. Eh, o, di ba? Ganoon. Kaya hindi lahat ng pinapagpala ng Diyos, very active in the ministry. Kaya sabi lang, habang ganun ni Satan, kaya nga lang naman sinusunod niya kasi ang dami mong binigay na blessings sa kanya. Subukan mo lahat ng blessing niya, alisin mo. Manghihina na yan, maglulupay-pay na yan. Subukan mo. Ito ang sabi ni Lord. Okay, nagkaroon ng contest eh. Sige, go! Binibigyan kita ng lahat ng karapatan. Tanggalin mo ang lahat kayo. Huwag lang ang buhay niya. Alam mo, tingin kayo sa akin, ang Diyos pala, kapag Kristiyano ang totoo na sumusunod sa Kanya, may hangganan si Satan sa buhay mo. Meron kang divine protection. Aatakihin ka ni Satan, pero pag hindi pinahintulutan ng Diyos, what effect ang atake ni Satan? Pag pinahintulutan ng Panginoon na ikaw ay isang Kristiyano o manggagawa ni Kristo Jesus na inatake ka ni Satan, pinahintulutan ng Diyos, tandaan mo ito, for a divine purpose, for a greater purpose. Nakikinig pa ho pa tayo? So anong nangyari? Lahat ng pag-aari ni Satan, hindi ko na ho i-elaborate pa, I will not preach in detail kasi nga wala naman tayo dito para maipakita ako sa inyo. Lahat po ng 10 anak ni Job ay may patay. Lahat po ng kanyang mga alipin patay maliban lang sa mga nagbalita sa kanya. Lahat po ng kanyang mga ari-arian, kinuha ng Sabeans, kinuha ng Chaldeans. Malakas na hangin, kidlat, pinatay ang mga anak, pinatay ang mga servants. Ni Job. Yung mga ari-arian ni Job, ninako ng mga Chaldeans, mga Sabeans. Anong ibig sabihin nito? The test of faith. The test of faith ni Job, di ba? Akalain mo, naglilingkod ka ng maayos sa Panginoon, you are giving your tithes, your offerings, your first fruits, everything, you are obeying the Lord. No. Alam na alam mo, you know in your heart, you are doing what is best for God. And yet, the attack of the enemy came. What will be your response? Minsan, sa totoo lang, magkatapos ng magpatotoo, matapos ng mag-preach. Ako, lagi mo nadadama yan eh. Kung kailan buhos na buhos ang kapangyarihan ng Diyos at dumaysaya ko rito, saka naman makikita mo yung atake ng kaaway, very strong and very visible. Grabe. And audible. And feelable and knowable. Subukan mo mag-testify ka, subukan mo magbigay ka ng malaki. Subukan mo ibigay mo yung dagas pa sa Panginoon. Anyan, atake siya sa tanas talaga. Grabe. Inistan niyo yung mahigil sa hindi ko to kinopya kahit kaninong mga ngaran. Pero marami nangongopya sa ating Facebook, sa ating YouTube, at sa programa natin sa radyo, marami nangongopya. At ang sabi nila,
Ay, blessed na blessed yung mga attendee ko, yung mga tupa ko sa mga pangangaro ko. Hindi nila alam ng mga tupa nila, kinakokopya lang sa atin yun. Kaya dapat sa mga preacher, sa mga pastor na nangungopya, sana nagbibigay ka ng tithes and offerings dito, diba? Kasi nangungopya ka lang eh. Pero ako po, hindi po ako nangungopya. Talagang nagsunog ako ng kilay, kaya nga yung kilay ko nabawasan ang kapal natin yan. Hinanap ko talaga ang revelation talaga ng Lord. Hindi lang talaga, hindi nga lang kilay ko nasunog, pati noo ko nasunog, nabawasan na tuloy ng buhok. Naunawa ang buwa natin. The test of faith, the test of faith is with you. Alam mo, ito ang sabi ni Job. No? Pinanganak akong humutubad. Tanggalin man ng Diyos ang lahat, sa Kanya naman nagtagmula ang lahat ng bagay. Tuloy pa rin ang pagsamba, tuloy pa rin ang paglilingkod sa Diyos. You know, ito yung lagi ko sinasabi sa inyo, lagi na may misinterpret ako ng marami. Pero wala na akong problema. Dahil hindi naman talaga ako nila nakilala eh. At hindi naman talaga nila kinilala ang Diyos eh. Maraming nakakakilala sa Diyos hanggang dito lang, sa isip lang. But no experiential knowledge. At tayo ay, ako at ang kingdom fellowship ay tinayo ng Diyos para ipakilala sa atin ang Diyos ng malalim. Magkaroon tayo ng experiential knowledge. Ako, graduate ako ng electronics. No? Kaya kong i-analyze ang lahat ng bagay. Kaya nga nung nasira yung TV, sabi ko, dalawa lang yan. It's either yung horizontal niya nang sira o ang picture tube ang sira niya. Kasi vertical na lang ang makikita mo eh. So vertical na lang nakikita mo, wala yung horizontal niya, kaya hindi siya balance. O it's either pumutok na ang picture tube niya. O sabi ko, Rek, padala mo yan sa electronic shop at ipa-estimate mo. Ano sabi niya, Eric, sira akong horizontal. Eh, sabi ko na. Kasi graduate na ako ng electronics eh. Pero akong gagawa nun, hirap ako. Kasi yung theory meron ako, pero yung experience, dun ako wala. Kaya bagay lang sa akin, professor. Hindi ako pwedeng technician talaga. Totoo. Kasi magaling lang ako sa theory, pero hindi sa experience. Kaya na nagtrabaho ako sa Akay Philippines, isipin mo, ang tinapos ko, 2 years lang ha. Kalaban ko, mga 5 years. Electrical engineers, electronics communication engineers, puro mga engineers yan. Bago pa kayo mag-exam, pinapaikot yung ball pen. Mga engineers ba naman? Ako, technician lang, 2 years lang eh. Mga ganun eh. Tapos, pagkatapos ng exam namin, sisiw, sisiw, sabi nila. Ako talaga, umbira. Bago mag-exam, nanginginig ako eh. Eh, hindi pa ako marunong mag-pray noon ng tama. Ang prayer ko pa noon, Abaginong Maria, ganun ang prayer ko noon, di pa nga born again eh. Talagang sinubsob ko talaga yung ulo ko. 30 minutes, tinapos ko talaga. Akalain mo, out of 70 applicants, kalaban ko mga engineers, si ilang kanasok kami technician. Ako nakapasok ako. Grabe. No? Kasi nga, pagdating sa jury, magaling ako yan. Kaya nga tinatawag ako nung kakamoy high school pa na, hanggang elementary high school nang nagtapos ako sa ng kurso. Pagtawagin nila ako, matematisyan. Ay, ang electronics, pati yan eh. Pero pagdating na si yung pagkagawa na kami ng mga amplifiers, hindi ko na magawa. Sabi ng supervisor, Ricky, bakit di mo magawa? Anong problema? Nadali niya ako sa conference room. Ito-drawing niya yung diagram. Nasaan ang sira? Yan, sir. Eh, alam mo pala, pwede mo magawa. Magkaiba yun eh. Iba yung tsuri, iba yung experience. Malaki pagkakaiba nun. Ganon ang maraming preacher, ganon ang maraming born again Christian. Kulang ng experience. At gusto ko sabihin sa inyo ang hamong ito. Ang nais ng Diyos ay hindi ka lang isilang na muli. Ang isilang na muli, di ba, baby sanggol? Tama. Ang nais ng Diyos, mag-grow ka, mag-mature ka. Yun ang nais ng Diyos. Dito, nagpipay ng marami. Sila ay nagamit ng Lord. Pinupromote pa ng Lord, ayaw na. Sila ay binlesa ng Lord, pinagpala na ng Lord.
ayaw na. Nakikinig pa po ba tayo? Listen very carefully dito po ang tingin sa akin. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay pagpalain lamang. Dahil maraming walang Diyos pinapagpala, tama? Ang nais ng Diyos pinapagpala ka na nakikilala mo siya sa isang mas malalim at mas mataas pang pagkakilala. At gusto ko sabihin ito sa inyo, ipunin niyo yung mga sayings ko at verse. Kung magkaminsan, matinumang Kristiyano, matinumang born again Christian, matinumang mga ngaral, hinahayaan ng Diyos ang atake ni Satan sa buhay mo upang mas makilala mo siya ng mas mataas at upang pagkatapos ng atake ng kaaway ay maranasan mo sigurado ang iyong promosyon. Write it down! Write it down! Sayang! Tataas pa sana ang marami, ibibless pa sana ang marami, magpupromote pa sana ang marami, magiging worldwide minister pa sana, ang calling ng marami. Pero ayaw na nila. Alam mo, si John the Baptist, may mga disciples yan. Sina Peter, sina Andrew, mga disciples niya yan. Pero nung nakarinig sila ng mas mataas na aral, iniwan nila si John the Baptist at pumunta kay Jesus na mas mataas na aral. Dapat ganun ang mga born again Christian. Kahit na born again ka na at mababaw yung aral na kinalalagyan mo dyan, pumunta ka sa mga aral at sa iglesia, mas may mas mataas na aral. Amen? Huwag kang manatili riyan. Dito ako na born again. O, tumataas ka pa ba dyan? Hindi na. Okay na ako dito. Hindi ganun. You must be like Peter. You must be like Andrew. Under sila ni John the Baptist. Pero nung narinig nila ang mas mataas na aral ni Jesus, iniwan nila si John the Baptist at sila ay pumunta kay Jesus. Ganyan ang dapat gawin ng maraming born again Christians, maraming mga pastors. Dapat tumatanggap sa truth yan eh. No? Oo, nakatanggap ka ng aral, pero mababaw na yan eh. Kinakailangan mo umangat na, kinakailangan mo ng tumaas na eh. Alam mo, nag-aaral naman ng Bible school eh. Pinakamaliit na sermon at ang pinakamalaking sermon, alam ko yan eh. But you know, something is lacking. The anointing, the power of God. Kaya ho, pag nagtampo-tampo ka, pupunta ka sa ibang church, nung ka-attend, wala na mga anointing. Okay na ako dito. May word of God naman dito eh. Eh, kung saan may anointing? Forget the anointing. Forget the power of God. Forget it. Alam mo, you know in your heart, tapos ibibigay mo yung ties mo dyan, yung offerings mo dyan, sa mga patay na mga ngaran. Aray ko, parang sinuportahan mo yung mga lugaw, di ba? Kaya sayang lang yung mga ties and offerings yung sinusuportan nyo sa mga lugaw eh. Dapat yung mga ties and offerings, yung mga personals yung sinusuportan ninyo sa mga bulalo, di ba? Amen. Sa mga ganitong mga ngaran. Amen. Alam mo, kahit magbayad ka sa restaurant ng mahal, alam mo namang masarap yung pagkain na kinakain mo, di ba? Mura na. Wala namang lasa. Anin mo yun. Dito ako dadalo kasi inaantok ako maghapon eh. Dito ko na rin ibibigay yung tithes and offerings ko. Aray ko. Okay ko. Ito ako ba rito? Alam mo, we are wasting our time. We are wasting our money. We are wasting maraming bagay, many things. At hindi natin matamo yung mas malalim. Ulitin ko ulit, hinahayaan ng Diyos ang matinding atake sa buhay ng maraming Kristiyan at maraming born again Kristiyan na nasa gitna ng kalooban ng Diyos. Alam mo kung bakit? Kasi gusto ng Diyos na mas makilala pa natin siya. At pagkatapos ng atake ng kaaway, ang pagpapala ng Diyos ay darating sobra-sobra pa. Amen. Alam parang natin ang Panginoon.